Magandang araw! Ako si Patricia Tumulak ng Push to Read Project at welcome to my channel! Ngayong araw, ang babasahin natin ay... Chenilin? Chenilin! Sino kaya si Chenilin? Ano kaya ang magandang aral na mapupulot natin dito? Tara, samahan niyo akong magbasa! Chenilin! Chenilin! Kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Liza Flores. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na nangyayari. Chenilin, ihanda na ang almusal! Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tenedor. Tapos, isang iglap, busog na si tatay. Chenilin, ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Tatagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Chenilin! Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lungkot ng palda at blusa. Tapos sa isang iklap, unat na ang tapit ni ate. Chenilin! Ang bahay dapat malinis na! Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos biglang makintab at mabango na ang buong bahay. Chenilin! Laro na tayo! Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manhika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan at magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ko matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Chenilin, ang kape ko, akin na! Sabi ni tatay, biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenilin, ang sapatos at trilo ko, nasa na? Tanong ni kuya, magsisilabas ang mga sapatos at trilo mula sa kung saan. Chenilin, ang isusuot ko, ihanda mo na! Tili ni ate, magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenilin, ang pinagkainan, hugasan mo na! Utos ni nanay, magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya, mayroon ng iniinom si tatay sa kwarto. Nakita na ang nawawalang gamit ni kuya, handa na ang damit ni ate para bukas. Malinis na ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako na ang tatawag ng Chenilin! Papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod, pawis na pawis, hingal na hingal, latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko, nag-iibang anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayaring magic. Chenilin! 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 Chenilin!
Janeline! Janeline! Sabi ni tatay. Janeline! Janeline! Tanong ni kuya. Janeline! Janeline! Sigaw ni ate. Janeline! Janeline! Utos ni nanay. Janeline! Janeline! Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kami nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Mayroong hatching, mayroong prst, mayroong brr, mayroong ubo-ubo. Naku, si Jenilyn, hindi makapag-magic. May trangkaso si Jenilyn, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Pumulong-pulong si tatay sa hawakan. Tapos, isang iklap, biglang tumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, ng manok at ng gulay. Hinugasugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Jenilyn. Dapat tayo munang maglinis ng bahay. Sabi naman ni na kuya at ate, nagbunot ng nagbunot si kuya, nagwalis ng nagwalis si ate, naglaba ng naglaba si kuya, nagayos ng nagayos si ate. Tapos isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay si na kuya at ate. Para makapagpahinga si Jenilyn, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Jenilyn. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos, sa isang iglap, nakatulog na si Jenilyn. Mula noon, iba na ang maririnig sa loob ng aming bahay tuwing umaga. Sana nagustuhan niyo ang kwento at sana may aral rin kayo na pulot mula rito. Tumulong tayo sa mga gawaing bahay at huwag lang umasa palagi sa ating mga kasambahay. Okay? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na sa aking channel. Kung may kwento kayo na gusto niyong basahin ko sa susunod, eh mag-comment lamang sa ibaba. At kung gusto niyo naman mag-share o mag-donate ng storya o libro, i-email niyo lang ako sa pushreadproject@gmail.com. Suportahan natin ang mga Filipino writers. Maraming salamat! Hanggang sa muli!